Hello po, hi. Once again, Maribik again is here. Mga kababayan, isi-share ko po sa inyo ulit kung paano ako kumikita bilang isang OFW maliban sa aking sinasahod or passive income. Sa ngayon po, isi-share ko po sa inyo kung paano ako naging very active sa mga passive income yung pinagkakakitaan ko po through online. First and all po, na matagal na din po akong gustong gusto talaga mabuksan ang bagong takbo ng buhay ko. At syempre kasi ang OFW pagsweldo lang po talaga hindi po natin kakayanin lalong lalo na kung madami tayong pinagkagastusan. So ang ginawa ko po, nag-research po ako para may magturo sa akin. At saka pinalad naman din po ako na may naging mentor po ako, nagturo po sa akin paano ako maging matibay. Kasi ang bagong ways ng paghanap ng pagkakakitaan, marami pong pagsubok. So, kailangan maging matibay ka. 2 years ago, may mentor ako hanggang po ngayon. So, ngayon parang nagsasarili na lang po ako. Alam ko na kung paano. At saka, dati hindi talaga ako marunong humawak ng laptop. Zero knowledge kasi ako sa computer. Pero dahil na gusto kong matutunan, kasi pagtrabaho lang talaga, ang sweldo talaga hindi kakasya. So, iniba ko po yung, yung takbo ng buhay ko. Dinagdagan ko po, inaral ko po, yung talagang masinsinan na pag-aral. Okay. Tuloy-tuloy lang po na na pinag-aralan ko hanggang na parang na-master ko na po. So here, i-share ko lang po sa inyo kung paano ako kumikita dito sa my passive trade. Ito po yung dashboard ko. Bago lang po ako dito, pero yung iba po mas matagal. Marami po kasi akong involvement sa pagdating sa mga online na pinagkakakita. Tapos, pagdating po dito sa mga online, hindi po ako yung basta-basta na nakagat. Okay? Kailangan mayroon, yung mentor ko po talaga, inaano niya yan, yung sinususi niya. Pero, hindi po rin ako nag-guarantee na ang isang negosyo is yung free risk. Lahat po ng negosyo, sasabihin ko sa inyo, lahat noon may risk. Ma-traditional man or online, lahat ng negosyo ay may risk. So, dito po, i-share ko lang po sa inyo kung magkano na po eh. Nag-join lang po ako noong 18 ng October. Then, ngayon is halos isang buwan na po. So, ang kinita ko na po is nasa 900, ay no, 895. Tapos, nag-reach po ako ng 322. So, ito na po yung kinita ko. At bumili po ako ng AdPass. Ito po ay trainee trade. Trainee trade po ito na halaga ng ano. Tapos kumikita po yan ng everyday. So, ang ginita na po niya is nasa 895. You see? Kung ibibis lang po sa minimum salary, hindi ko po kakayanin ang sweldo ko. So, I ended up talaga na
magkaroon ng passive income. Kasi sa billings, alam niya na natin, alam naman natin ang mga OFW. Lahat po eh, lalong-lalo na magpapasko, diba? So, yun. Masaya ko dahil ano. Ito po yung, ano, pero mamaya po sa, ano, sa, po, sa after the, sa video, isi-share ko po yung links ko. Baka may gusto sa inyong mag-register, mag-investiga. Or, kung gusto niyo pong magtanong, please comment lang po at paki-subscribe naman din po sa aking YouTube channel. At saka, ano, hit na po ng notification bell dyan. At paki-comment lang po kung gusto niyo pong malaman kung paano. Pero sasabihin ko lang sa inyo, lahat ng pinagkakitaan ay may risk. At saka, kung po pwede, hindi kami nagre-recommend without your proper knowledge. Kasi, pag mga basic lang po na pag-aaralan nyo, malamang po na pag may nagtakot sa inyo na ganito, ganyan, matatakot na kayo. So, kami ang kawawa kasi aanahin nyo yung pagsisisihin nyo kami. Kailangan maging responsible din kayo pagdating ng ganito. Kasi lahat po ng bagay, kahit man anong pasukin natin, ang pagiging OFW is risk din po yan. No? Mangingibang bansa tayo, hindi natin kakilakilala ang pupuntahan natin. Then, ganun din po, di ba? May mga OFW din na talagang nasasaktan sila, sinasaktan sila. So, ganun din po yan. Pero kailangan, ito po, kailangan baguhin. Next pong video ko, gumagawa na po ako ng ibang mga video. I-share ko din po sa inyo yung mga motivation kung paano talaga ako maging matibay dito. So, ganun lang po mga kababayan. Sana po magustuhan niyo po ito. Paki-share naman po sa mga kapwa nating kababayan. Thank you po. Si Maribik.